Magandang umaga po. Ako si Aurelio Paredes Bautista, isang taga-Imus at malapit nang maging 80 anyos. Ako ang pangulo ng Fellowship with Humanity at kinaguri ang makatang kabitenyo ng De La Salle University noong 1999. Bilang ininyero, ako ay ginawaran ang lisensya ng Commonwealth of Pennsylvania upang mag-practice ng engineering doon sa US Naval Base noong araw. Sa ngayon, ako ay matagal nang retirado nandito sa Bayang Luma, Imus, at bilang sa Makata ay sumusulat. Meron din akong dyaryo. At itong ipipresento ko sa inyo ngayon ay isang maikling kwento na nang kausapin ko ang aking apo na si Bea Bautista ay pumayag naman siyang idibuho ang mga eksena upang maipakita na hindi lamang ang tula ang mahalaga sa istorya nito, kundi maging ang mga larawan na idinibuho ng isang teenager. Narito po si Bea. Noong siya po ay maging Miss Garms noong siya nasa elementarya. Ang Garms po ay may ibig sabihin na General Artemio Ricarte Memorial School. Ito po ay bilang parangal kay Artemio Ricarte na siya naman niyang nuno. Dahil noong revolusyon, ang Ilocanong si Artemio Ricarte ay nanirahan at nag-asawa sa Cavite. At doon sila tumuloy sa kung tawagin ngayon ay lugar ng General Trias, na noon kung tawagin ay Malabon Grande. Tingnan po natin kung ano ang tula ko at kung paano niya ito inilarawan. May magkababata sa malayong bayan. Sila'y magkasama sa dako ng Islam. Ang batang babae ay salat sa yaman. Ang batang lalaki ay mayaman naman. At magkalaro silagi sa larong mainam. Sila'y magkasundo sa maraming bagay. Dumating ang takda sa aral ng Islam. Babae at lalaki pinaghihiwalay. Anong pagkalungkot sa naturang atas? Subalit marapat, tumupad ang lahat. Babae nag-aral sa basa at sulat. Lalaki gayon din at may ibang sipat. Lalaki lumuwas patungo sa lungsod. Binatilyo na siya ang nais na magtapos. Dalagita naman na iwang may lungkot. Babae suhay lang, sa bahay lang angkop. Lihim na lumuha itong dalagita. Tumangis patago, sa hayag tumawa. Pilit lamang ito, pakunwaring pa siya upang maitago ang damdaming kanya. Lumipas ang isang mahabang panahon. Dalagita'y naging dalaga na ngayon. Ang datihang lungkot sa limot na baon, ngunit may sandaling muling bumabangon. Binatilyo naman ay naging binata. Nag-aral, nagsanay doon sa Maynila. Nakatapos na siya sa naging pithaya. Naging profesional. Tunay na nahasa. Naging laman din siya nitong pahayagan. Nakilalang lubha sa kanyang larangan. Maraming babae
humanga ang lubusan. Nais mapansin ng hinahangaan. Tatapot sa isip, laging nagbabalik. Ang kalarong batang naiwan sa liblib. Kaya isang araw na buo sa isip, dumalaw sa bayang nilakhat, inibig. Pagdating sa bahay ng kanyang magulang, ang nadatnan doon malaking handaan, binigyang parangal ng sariling angkan ng kanyang tagumpay, tagumpay ng bayan. Sa sagganang hapag ng pang-unang mesa, naroon ang sultang gusto siyang makita. Naghain sa hapag kay gandang dalaga ng kanyang sipatin ay kababata niya. Pasulyap-sulyap lang, bawal ang tumitig. Ang binatang puso ay sabik na sabik. Ang dalaga naman pagkain ng hatid, tila abala lang, sabik, ngunit lingid. Dumaan ang araw sa kanyang bakasyon. Dalaga'y nakita sa landas ng nayon. At siya ay kumaway. Kaway din ang tugon. Ang kanyang paglapit naging urong sulong. Pagkat na alala yaong patakaran, sa Islam dalaga'y di dapat lapitan. Dalaga'y lumayo sa lakad, marahan, yuko yaong ulo, lumingon lang minsan. Alam ng dalaga na kanyang daigdig, malayong malayo sa binatang panik. Paano lalapit kung ito'y pag-ibig? Lumapit pa kaya ang lupa sa langit? Ang binata naman parang natigilan. Bigla nang nag-isip ng kahihinatnan. Kung magtapat ba siya'y baka mabigulang. Hanggang matulog siya'y laman ng isipan. Madalang magkita pag walang dahilan. At tuwing maglalapit, lihim na sulyap lang. Di na ipadama yaong kalooban, binata'y napipi sa nararamdaman. Dalaga'y naghintay na siya ay puntahan. Subalit ganito'y merong kahulugan na isang binata ay mamamanhikan at sa kanyang turing malayo ang ganyan. Binata'y nagbalik sa dakong Maynila. Hindi niya nasabi ang kanyang pithaya. Pagkadinig nitong tunog ng balita, lingid sa marami dalaga'y lumuha. Muli ay umulit katulad sa una. Sa unang paglisan, luha iyong dala. Nangyari na naman ito'y ikalawa. Umulit lang ba sa buhay ang dusa? Wala nang balita mula sa Maynila. At mula sa Dublib, wala ring balita. Hanggang isang araw biglang bumulaga. Si Malik ay kasal, pati may lumuha. Di na naitago ang kanyang damdamin sa mga kaanak agad na umamin. Sa bakuran nila'y natago ang lihim, di na isilabas sa lipunang angkin. Dahil
tumatanda magulang ni Malik. Humingi ng tulong sa mga malapit. Hingi ay alaga at lubos na tangkilik upang masuhayan sa lusog at sakit. Kaya si Fatima ay nagboluntaryo. Magulang ni Malik, nagalak ng todo. At sa araw-araw lahat ng serbisyo alay ni Fatima sa dalawang amo. Turing kay Fatima ay parang anak din. Magkasama silang pamilya ang Turing. Isang araw naman, bigla ang pagdating. Malik at asawa'y dumating sa piling. Nagulat si Malik ng kanyang makita. Kasama sa bahay nitong magulang niya. Tagapag-alaga pala'y si Fatima at serbisyo'y sagad. Tunay na maganda. At sa bawat araw ng pagbabakasyon, iiwas si Fatima kapag nagtitipon. Di nais humalo sa gayong okasyon, tangilang serbisyo, yaong nilalayon. Si Michelle ay isang modernong babae, kasama si Malik sa trabahong iiwi. Kaya nagkalapit sa araw at gabi hanggang nagpakasal sa kasal na simple. May lihim na selos si Michelle sa dibdib. Kapag kay Fatima si Malik lumapit, di maisiwalat ngunit nag-iisip isang araw ito ay baka panganib. Dumating ang araw nitong pagbabalik at para kay Michelle, galak ang sumapit. Ngunit lungkot naman ang dama ni Malik kay Fatima'y walang damdaming kumapit. Patuloy naglingkod sa mga matanda. Si Fatima'y laang mag-alay ng gawa upang maiayos ang kanyang alaga at si Malik naman ay di mabahala. Tatlong taon itong lumipas sa kanyaan. Tuwa si Fatima at may kalusugan. Ang mga magulang para niyang magulang. Ang mga alagang para niyang magulang. Di niya iniisip kanyang kapakanan. Dumating ang isang pasabing biglaan. Muling magbabalik sa kanilang bahay. Si Malik at Michelle, hindi bakasyon lang. Dito nalalagi pagtira ang pakay. Si Michelle at Malik, wala pa rin anak. May sakit si Michelle at biglang namayat. Hindi gumagaling sa gamot at lingap. At baka sanayon, magbago ang lasap. Ang datihang selos ni Michelle bumalik. Kapag si Fatima at Malik ay naglapit, inuluha lamang sa gabing tahimik. Pangamba ng pusong nadulot sa dibdib. Si Malik lagpas siyang negosyo isimulan. Kaya sa alaga kay Michelle nagkulang. Tulong si Fatima sa nangyaring ganyan. Malamig si Michelle sa natamong gampan. Habang lumalago, negosyo ni Malik. Silbi ni Fatima dagdag din sa panig. Subalit kay Michelle, kahit hindi mabanggit ang ganitong silbi, ay tarak sa dibdib. Kaya isang araw, bigla niyang hinarap
Tanong kay Patimay, tanong na mahayap. Gusto mo si Malik, hindi ba ang sumbat? Saka inihagis ang plato't binasag. Hindi nagsalita itong si Fatima. Bubog ay pinulot at lahat kinuha. At muling nagbalik, dulot ay merienda. Parang di nagdamdam. Panatag ang forma. At sa araw-araw magiliw palagi. Gayon si Fatima, ganyan nahirati. Si Michelle nag-ingat sa pagbanggit muli. Baka di totoo ang bintang sa suri. May pagkakataong si Malik kasama at sakay si Michelle ng wheelchair sa una. Ngumitit lumingon sa kanyang asawa. Salamat sa iyong alagang maganda. Ang kamay ni Michelle kanyang hinawakan. Pinisil at saka nagwikang marahan. Ikaw ay mahal ko't handang paglingkuran bago sa malayo'y nagmasid na lamang. At alam ni Michelle ang katotohanan. Talagang mahal siya at aalagaan. Subalit si Malik di niya masuklian at ito'y matagal niyang pinag-isipan. Masungit si Michelle pag pinaglingkuran. Di man magsalita'y gayon din kung tingnan. Pati may wala ring tigil sa paggampan. Magiliw siya kahit di pasalamatan. Isang araw biglang dumating ang grupo ng loob sa nayon na umaasenso. Buhat ni Fatima si Michelle sa kwarto upang maitago sa nais manggulo. Maraming ninakaw ang tao sa tao ng nayon. Ninais na kunin ang lahat ng ipon. Pumasok sa bahay nila at mandarambong. Wawasakin pintong kay Michelle nagkalong. Salamat na lamang at may sumaklolo. Dumating ang pangkat ng mga sundalo. Bandido'y tumakas sa bundok patungo. Ang mga ninakaw na iwan sa takbo. At magmula noon, si Michelle nagbago. Trato kay Patimay bumait ng todo. Si Patima naman lalong nagserbisyo. Hangad na si Michelle gumaling magwasto. Lumipas ang araw. Lahat ay payapa. Magulang ni Michelle, ni Malik at Michelle. Magulang ni Malik at Michelle sagana. Si Patima ay tanggap ang kanyang tadhana. Si Malik nakitang ang lahat ay tama. Isang araw habang pamilya ay nagtipon, bumanggit si Michelle na parang pabulong. Isang panukalang may mabuting layon, nais na pamilyang buti ay isulong. Ang wika ni Michelle, ako'y merong sakit. Maaring lusok ko ay di na magbalik. Nais kong si Malik akayin ang isip. Mag-asawang muli at pamilya ay masagip. Si Malik nabigla at di nakakilos. Si Abdul na ama ang nagbigay sagot. Ang pamilya natin ay dapat matubos. Kapag walang anak, tayo'y mauubos. Ang ilang si Aiza,
naman ay sumabad. Tama, aking anak, payo ay marapat. Mag-asawang mulit, iayos ang lahat. Salamat kay Michelle. Maraming salamat. Tumitik si Michelle habang si Fatima. Noon nagsisilbi ng papaya at pinya. Saka pinaupo kasama sa mesa habang wala namang sinabi pang pasya. Lumipas ang araw, lubhading tahimik. Lahat maligaya at walang ligali. Pati may sinundo ng amang bumanggit na dapat ang anak sa kanya ay magbalik. At kinabukasan, dumating ang imam. Noon si Fatima ay nagbalik tahanan. May pakay ang imam si Malik samahan upang kay Fatima sila ay mamanhikan. Kasali tinakda walang abogabo. Malaki ang handa, lahat ay maayos. Natapos ang kasal, lahat ay nalugod. Itong buong nayo nagbunyi ng lubos. Lumipas ang taon, may isang balita. Si Fatima at Malik may kilik na bata. May bagong katulong sa kilos at gawa upang ang pamilya ay bigyan ng kalinga. Sa dalawang ilog, kung nais mamangka, dapat ang naunang ilog may unawa. Ikalawang ilog may buting pithaya upang ang pamilya ay umayos na lubha. Ito isang kwento ng isang pagsubok. Pagsubok na dapat lahat ng kalahok, gumawa ng buti't lahat ay iayos upang ang lumalang sa atin malugod.